asado na ang pagkumputahe sa outing namin. Samantala, si Jose at Matt, naglilibot na ngayon sa GK Enchanted Farm para makakuha ng inspirasyon sa iluluto nila. Yeah, wala maka. Chef Jose. Hi, Matt, hello. Kamusta, kuya? Tuturuan ko kayo ng tamang pagpitas ng sitaw. So yun, Kuya Arnold, meron akong mga few questions. Ano ba yung perfect time na mag-harvest ng sitaw? Ganito po yan. Dapat ito, iingatan natin itong malit na to kasi ito ang sisibulan ulit siya ng buong aligid. Bago yan. Kaya dapat hindi siya ating iikot siya ng ganyan. Okay. Para maiwasan siya ng ganyan. Para tumubo ulit. Sa susunod na araw, ito naman ulit ang bubungahan niya. Ito maliit na to. Okay. Pero Kuya Arnold, kano katagal na gito kalaki ito? Every 2 days yan. Meron na agad? Harvestin alam. Pero kano katagal bago masira na parang hindi na siya okay? Malalaman, pagka ganito, maluluyo na siya. Pagtuyo na siya, hindi na siya pwede. So kay Arnold, pagka ako ba nagpitas ng ganun eh, mas tatawag mo na ba akong master ng pag-aani ng sitaw? Basta na-set niyo po itong Basta. Yun pala yung key. Okay. Alam na natin yan. Ito pala yung sulit. Sitaw kasi parang sa Pinoy dishes, very common siya sa mga usual dishes natin, gaya ng, ano ba usual favorite mo with sitaw? Adobo. Adobo talaga, pero pwede rin ng stir-fried siya with oyster sauce, sesame oil, garlic. So, ano siya, very versatile na ingredient. Arnold, bago maging ganyan ng isang kamote, gano'ng katagal para ma-harvest mo ng ganyan? Ito, mga 2 months or 3 months, magbubunga na siya. Malaman sa pag may bunga na, pagka po meron na siyang ganun po, laklak. So yun ang sign? Ito po ang sign niya para sa malamang may laman po siya. Okay. So ito pagka binigay mo sa babae, may in love din sa'yo? Magiging kamote. Meron din akong good question na feeling ko maraming gusto malaman ng mga tao itong question na ito. Ano yung pinagkakaiba ng kamote at kamoteng kahoy? Ang pinagkakaiba niya ito, gumagapang. Gumagapang? Ayun, gumagapang ito. Ay, yung ano, nakatayo siya. Yung kahoy talaga. Yun, no? So, lalito tayo sa taniman ng mais. Mais naman tayo. Ituro ko sa inyo yung tamang pag-harvest ng mais. Dapat yung pagkaganito, hindi pa ito pwedeng harvestin. Dapat yung itim na siya. Gagaya nito. Dapat itim na yung ano niya, yung balahibo. Medyo itim na siya. Okay. Kaya, yun no, laki niya na. Diba? Meron na tayong ano. Laki pa rin yung sarili. Yun no. Ayan. Okay rin to bro, mga boiled corn no. Sige ng butter. Sarap. Yan na. Ngayon, kukuha mo tayo ng kamuting kahoy. Bali, parang mas challenging to kaysa kamote kanina. Kasi yun, parang malambot lang. Ito, may puwersa. May puwersa. Medyo may maganit pa. Marami pala siya. Masubukan nga yan. Bakit palagi mas malaki yung sa'yo? Hoy! Si Blasis! Grabe to! Mais din to ah. Oo. Si mais ganda. Ayan oh. Grabe oh. I think bro, mas karakter ko to eh. Very ano, no? Sinika health diet. Pero ito yung pinaka-trip natin eh, oh. Spicy. Si Chili Crawford. Ano to? Pwede ko ba? Kunin to? Pwede naman po. Hindi nga. Opo. Miss Tinay, okay lang. Nagabala ka pa. Okay lang naman. Okay, Miss Tinay. Wala lang. Napansin ko kasi Berjaya Restaurant Culinary Center. So, pwede mo bang i-kwento sa amin? Ano bang backstory natin dito? So, Berjaya, parang founder po siya na nag-donate ng
facility na to. So it's a hotel, Berjaya Hotel. Yeah, so, and we use this for our restaurant wherein we gather guests here. So dito po kami nagsiserve ng food sila, nila. And but soon we will make it as a culinary center. Now we're in all the social enterprises na magde-demo sila, and dito po namin igagather yung mga guest kung gusto nilang mag-demo about plushies and all our enterprises here po. Ang dami nakalatag dito. Baka yes. Mistina, you can run through kung ano yung mga products dito. So in this side, we have all the plushies. So plush and play and vegetable plush. Mm-hmm. So ang gumawa nito is yung mga tita natin from the community, okay. Yung mga nanays natin. So kasi we want also to really help them in terms of income. Oh. So yan, yung mga names nila is from the celebrities. So ito, kamatis, mm-hmm. May luya, may repolyo, and talong, siling panigang, sili, yeah, and then sitaw. Sitaw. Very fresh. And in this side naman po, ito po yung mga product natin na First Harvest, yung name niya. So we have here salted coco caramel. Ayan. And meron din po tayong cuckoo sugar. We use cuckoo sugar, yung coconut sugar. And we have here crunch. Crunch, wait. Ito yung paborito natin. Oh, wow. Peanut crunch. So sana naman may bacon tayo. Yeah, may crunch siya, may pinipig. Yeah. Yun yung twist niya. Yeah. We have 4 entrepreneurs behind the dried tomato po. Yeah, young entrepreneurs. And here po is we have obi powder. Yan. So, we will use this as raw mats for our bakery. So, gagawa po kami ng mga cakes or pandesal out of obi powder. So, Miss Tina, paano kung yung mga customers nyo sobrang medyo baka nalayuan pumunta dito? In Manila, where can we buy your products? We have a store in Pandangsora. Okay. Yeah, so it's, yun yung main headquarters po namin na sa Gawa. What's up, bro? Summer na naman ngayon. Ito kami magtutropang sama-sama. Yeah, boy. Salo-salo sa table. Yan. Halika'y tikman ang nakain. Farm to take the table. Farm to take the table. Farm to take the table. Halika na tikman ng masarap na food. Yes, sir. Hey! Woo! Yeah. Yes. Okay na? Solid yun. Panalo! Yeah? Cheers! Right. So summer? Yep. Summer special? Summer! Birthday special naman yung susunod? Pero, winner to. Ang refreshing nito. Mm-hmm. Thank you. Hindi mo akala yung tilapia yung nasa loob, no? Mm-hmm. Social na tilapia. Trabaho kasi kailangan mo siya bantayan. Flip, flip. Oo, flip. Kasi mahihilaw pag hindi mo siya talaga binantayan. Yes. Gusto mo yung wala na ako nasasabi. Bro, baka may gusto ka sabihin. Nag-e-enjoy na lang ako eh. So wala pala akong iwo-worry kasi you guys are just tasting our game. Rabbit meat. Mm-hmm. No, I mean that's rabbit.